Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawi ang daigdigan lahat ng naroroon. Pawit ang sangkatauhan, purihin ng Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo, naway sa inyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon ang 28 ng Agosto, ay gunitain natin si San Agustin, obispo at pantas ng Simbahang Katolika. Siya ay pinanganak sa Tagaste noong taong 354 at naging isang pilosopo na Manikeo at naging Kristiyano. So, salamat sa panalangin Santa Monica na kanyang ina at dahil kay San Ambrosio. At siya ang isa sa matanyag na tagapagbigay ng doktrina ng ating simbahan. Isama natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kay nasa loob ng Basilica Minor at Pamansang Lambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon naman nag-isa sa atin sa pamamagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Idagdag din natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos, kaya namulugtas mo yung Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo kapangirihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo sa iyong sambayanan ang panibagong bugso ng Espiritu na pumuspos kay San Agustin. Malubos nawa sa amin ang pananahan ng Espiritu upang ikaw na batis ng karunungan ay magbunsod ng aming pananabik at ikaw na bukal ng buhay ay aming masaliksik. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, iniuutos namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo na layuan ang mga tamad at ayaw mamuhay ayon sa mga tagubilin namin sa inyo. Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa. Hindi kami nahiyang magtrabaho nang kami nariyan pa. Hindi kami tumanggap
na anumang bagay kanino man nang hindi namin binabayaran. Nagpagal kami araw-gabi upang hindi maging pasanin ng sino man sa inyo. Ginawa namin ito dahil sa wala kaming karapatang maghintay ng inyong tulong, kundi upang kayo'y bigyan ng halimbawang dapat sundan. Nang kasama pa namin kayo, ito ang tagubiling ibinigay namin sa inyo. Huwag ninyong pakanin ang sinumang ayaw gumawa. Ang Panginoon na bukal ng kapayapaan ang siya nawang magkaloob sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng pagkakataon. Naway sumainyong lahat ang Panginoon. Akong si Pablo ang sumulat ng pagbating ito. Binabati ko kayo. Ito ang aking lagda sa lahat ng sulat ko. Ganito ako sumulat. Naway sumainyong lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay susunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya at uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Tumayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Lubos na magtatamasa ng pag-ibig ng Diyos Ama, ang sumunod sa anak niya. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus, "Saba ninyo, mga eskriba at mga parisiyo, mga mapagpaimbabaw, ang katulad ninyo'y mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng kabulukan at buto ng mga patay. Ganyan-ganyan kayo. Sa paningin ng tao'y mabubuti kayo, ngunit ang totoo, punong-puno kayo ng pagpaimbabaw at kasamaan. Sa aba ninyo mga eskriba at mga parisiyo, mga mapagpaimbabaw, ipinagtayo ninyo ng libingan ang mga propita at ginagayakan ang mga puntod ng mga taong namuhay ng matuwid at sinasabi ninyo,
Kung kami sana'y nabuhay sa panahon ng aming mga ninuno, hindi namin ipapatay ang mga propita. Sa sinabi ninyong iyan, inaamin ninyong kayo'y mga anak na mga nagpapapatay ng mga propita. Sige, tapusin ninyo ang pinasimulan ng inyong mga ninuno. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Nazareno. Nasa Miyerkules tayo ng ika-21 sa karimang panahon ng pangalawang taon ng ating pagdiriwang. At ngayon, 28 ng Agosto, ay kapistahan isa sa mga dakilang pantas ng simbahan, si San Agustin. Siya ay nagmula sa isang grupo na hindi Kristiyano, mga Manikeo, pero dahil sa panalangin ng kanyang ina si Santa Monica at dahil sa pagtuturo ni San Ambrosio, siya ay nagbalik loob, nagpabinyag na isang Kristiyano at sa kanyang pamaraan ay kanya pong nabigyang kalaliman ang doktrina ng simbahan, ginagamit ang filosofiya ng mga Griego. At siya ang isa sa mga nagbigay ng tinatawag na regulasyon o tinatawag na role ng mga namamata sa ating Painyos na sila ay maging reliyoso, sila ay maging grupo na nag-aalay ng buhay para sa Panginoon. Matanyag siya sa kanyang sinusulat gaya ng kanyang confession, gaya ng kanyang dalawang lungsod. Pero ang pinakamatanyag ay ang kanyang pagtuturo tungkol sa mga pagbabago na kinakailangan sa simbahan. At dahil dito, atin pong maugnay ang ating mga pagbasa. Ang ating mga pagbasa ngayon ay mula sa ikalawang sulat sa mga taga-Tesalonika ni San Pablo, Kapitulo 3, Verso 6 hanggang 10 at Verso 16 hanggang 18, na kung saan sinasabi ni San Pablo na maging maayos ang pamumuhay at hindi magtamad-tamaran. At sinasabi pa niya na yung hindi gumagawa ay hindi narapat napakainin. Dahil tinuturo niya na masigasig sila at naghanap buhay pero hindi napabayaan ang pagsasaksi sa pananalig o sa pananampalataya. Kaya tama lamang ang ating napakinggan sa ating Salmo 127 na nagsasabi sa versikulo 1 na mapalad ang sumusunod sa taong may takot sa Diyos. Ang taong may takot sa Diyos ay hindi kagaya ng mga iskriba at mga parisiyo. Ang mga iskriba, sila yung pantas ng mga tradisyon sa mga Hudyo na tinatawag na tinak. Ito po ang tinak ay ang Torah na tungkol sa kautusan, ang nabiim na tungkol sa mga propita, at kitubim tungkol sa mga karunungan. Na kung saan ang akala ng mga parisiyo at mga iskriba, sa kanila na ang kaligtasan sapagkat alam nila ang kautusan, alam nila ang ibang tradisyon. Pero sinasabi ng ating Panginoon ngayon sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 23, Verso 27 hanggang 32, maganda lang sila sa labas. Ngunit sa loob nila ay may kabulukan. Kaya ang pinakatima po sa ating mga pagbasa ngayon ay ang mabuting asal. Ano ba ang mabuting asal na Kristiyano? Una sa lahat, tingnan natin ano ang
mabuting asal sa Hebreo, dahil ang ating Panginoon ay isang Hebreo. Sa Hebreo, ang mabuting asal ay nimusim tubim. Ang nimusim tubim, yung bang may maganda ang iyong ugali at ikaw ay nagkaroon ng tunay na pagbalik loob at nasintro sa iyong puso ang Diyos at lahat ng mga mabuting bagay ay ginagawa mo. Ito yung tinatawag na nimusim tubim. Na nasali naman sa Koinokuna Griego sapagkat ang atin pong mga pagbasa ay nasa Koinokuna Griego na kalitropi. Ang kalitropi ay sa ayon sa pagtuturo ng o pag-isip ng mga Griego ay ang pagkaroon ng magandang karakter. Sapagkat ang pagiging Kristiyano hindi lang pagtanggap ng binyag. Ito rin ay paghubog upang magkaroon tayo ng karakter na hindi lang imahin tayo ng Diyos, maging imahin rin tayo ng ating pong Hesus Nazareno. Kaya matawag tayo na Kristiyano. Kaya ang pagiging kalitropi ay ipahayag mo na ikaw ay Kristiyano sapagkat kung ano yung turo ng ating Panginoong Hesus, ano yung kanyang ginagawa na kabutihan ay mapahayag sa ating buhay at sa ating ugali, sa ating pakitungo sa ating kapwa, tunguhin at likain sa buhay. Kaya, kung tingnan po natin sa salitang Latin, ito po ay tinatawag na bono mores. Bono mores ay mabuting ugali. Magkaroon tayo ng mabuting ugali. Sapagkat ang mga tao na may masamang ugali, na kahit sila ay nabinyagan na Kristiyano, o sila ay malaking debosyon, sa anumang debosyon sa simbahang Katolika, pero hindi naman mabuti ang ugali, ay hindi matatawag na Kristiyano. Kaya upang tayo matawag na Kristiyano, kailangan natin ang bono mores. At ito ay kinakailangan natin sa modernong panahon na magkaroon tayo ng mabuting ugali. Pakisabi sa katabi mo, magpakabuti ka na. O kaya, magpakabait ka na. Ito ang ating kailangan. Huwag tayong magmumura. Huwag tayong magmaritis. Huwag tayong magmaripos. Huwag tayong kung anumang mga bisyo sa buhay. Ang pagsusugal, ang pagsisigarilyo o pag-vape, ang mga mahalay na mga bisyo, ang kung anumang mga iba't iba pang bisyo gagaya ng paglaro ng mga apps at mga laruan sa cellphone, ating iwaksi ang mga yun upang makita ng iba. Ikaw, tayo ay tunay na Kristiyano sapagkat ang ating ugali, ang ating asal, ang ating ginagawa, ang ating adikain sa buhay ay Kristiyano at tayo ay tumatalima sa kaluuban ng Diyos upang ang Diyos ay ating maipayag sa ating kapwa at dalhin natin ang ating kapwa sa ating Panginoong Diyos upang makilala nila, upang mahalin nila at paglingkuran nila ang Panginoong Diyos. Nang sa gayon, sila rin ay magkaroon ng ugaling Kristiyano at buhay Kristiyano. At kung ito'y ating ginagawa, gaya ng pagbalik loob ni San Agustin, tayo ay nagbalik loob na rin at namumuhay na tunay na Kristiyano upang ang Diyos ay sa ating papurihan upang ang Diyos ay sinasalamin ng ating buhay. Amen? Purihin natin ang Diyos. Tumayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, hilingin natin sa Panginoon na tulungan tayong maging tapat sa ating mga kilos. Atin pong itutugon, Panginoon, basahin mo ang aming mga puso
at tugunhin mo kami. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Sa ating buhay bilang bayan ng Diyos, naway matugunan natin ang mga hamon ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng ating tapat na pagsaksi. Manalangin tayo. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Atin nawang maiwasan gumawa ng mga bagay dahil lamang sa ating pagnanasang tumulad sa karamihan o dahil sa ating pagkukunwari. Manalangin tayo. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Ang mga nawala ng pag-asa dahil sa ating masamang pakikitungo at pag-uugali, naway manumbalik sa pagsamba sa Diyos sa pamamagitan ng ating pagbabagong buhay. Manalangin tayo. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Ang mga may sakit, naway makita ang mapagpagaling na kamay ng Diyos sa kanilang mga dinaranas na mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Ang mga yumauna sa buhay na ito, naway tanggapin sa walang hanggang kaluwalhatian. Manalangin tayo. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Isama po natin sa ating kahilingan ang mga nahihirapan ngayon dahil sa ulan at baha. Ama, tulungan mo kaming sambahin ka nang may katapatan sa aming puso at makalapit kami sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan. Tingnan ito sa magitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Malay sa'yo, Panginoon, ang tinapay at alak na iyong kaluhod upang tumitain ang iyong buhay na inihalay ang tayo'y nag-iwang bilang isang sambayanan. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagdiriwang namin, sa pagtubos ng iyong anak sa amin, maihay nawa ngayong ginugita si San Agustin ang pakikinabang sa matapat na pagsasama sa panandang ito ng pag-ibig at pagkakaisa. Sa pangitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ni kay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayon San Agustin ay pinarangalan sa pamuhay niyang totoong uliran at paging maasahan sa panungkulan kay Jesucristo na masahan sa katapatan
ay inihayag sa pangasiwa ng sambayanan. Ang malasakit mo nilang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga palayangkaling iniukol kaisa ng sambayan dito'y nagtitipon. Kay Kesal Manghel sisiawit ng papuri sa humpay sa kalangitan, kami nagbubingi sa kanakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan ng Espirituing banal, makalob nito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat. Dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kapariyan. Alalahanin mo rin, mga kapatid namin na imlay, na may pag-asang sila'y muling mabuhay, ganin ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan nilipatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ang mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Agustin, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz ni Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal, na namuhay tus daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri si Karangal mo sa pangitan niyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng galing na utos sa turo ni Jesus na pahin natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pupatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw.
iligtas sa kasalanan at tiyasalat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang nakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang karian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sila. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Jesus, meek and humble of heart, heal me, deliver me, O Jesus. From the desire of being esteemed, from the desire of being loved, from the desire of being extolled, deliver me. Jesus, meek and humble of heart, hear me, deliver me, O Jesus. Announcement. Sa August 29, 2024, Huwebes, paggunita sa pagpapakasakit ni San Juan Bautista ang tagapagbinyag. Magkakaroon po tayo ng pagninilay sa buhay ni San Juan Bautista sa ganap na ikatatlo ng hapon na gaganapin sa loob ng simbahan. At ang ating maringal na misa ay sa ganap na ikalima ng hapon na pamumunuan ng ating rector at cura paroko, Reverend Father June Sescon. Makiisa po tayo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba.
sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po tayo. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal. Ang pagkikinabang namin sa pag ni Kristo ay magpabanal nawa sa amin upang kaming mga kaanib niyang tumanggap sa Kanya ay maging talagang siya sa pamagitan din niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at pagdalaw sa tahanan ng ating Poong Hesus Nazareno at pagdalo at pakikilahok sa banal na misa. Salamat sa lahat ng mga nakikiisa sa pamagitan ng iba't ibang social media platform at nakuspusting sa iba't ibang paraan. Salamat sa lahat na nagbigay ng tulong sa Quiapo Church, magkatulong ang Quiapo Church sa kapwa nating mga mahirap. Naway ang Panginoong Diyos ay magbigay sa inyo ng mga biyayang kinakailangan sa iyong buhay. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Poong Hesus Nazareno. Palakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod ngayon, lahat ng mga nakiisa sa atin at narito upang tayo ay makatanggap ng biyayang siksik, liglig at nag-uumapaw. Si San Agustin, sinasabi niya sa kanyang aklat na Confessio, ang puso ko'y hindi mapalagay hanggang ito'y mapasa iyo o Panginoon. Naway, ang ating mga puso ay ating iugnay sa ating Panginoon sa pamagitan ng ating pagbabalik loob at mamuhay ayon sa kaluuban at tumatalima sa pagtuturo ng ating Poong Hesus Nazareno. Nang sa gayon, tayo ay numuhay na kabilang ang kanyang lungsod, City of God, at tayo ay maging bahagi ng sambayanan na pinag-isa sa Santissima Trinidad. Naway, ang Diyos ay sentro ng ating mga puso. Ngayon po ang busbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na Poong Hesus Nazareno. Inihayag mo sinilang cross ang walang maliw na pag-ibig Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kilingan ng kanan nagsusumama sa iyo. Makamtan naman nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan mo itang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalang imahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan naman yung mga karamdaman. Sa pangitan ng binisyon ito na may maalala ng pangakon sa binyag na ikaw, liibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Maiking taglay ang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Poong Hesus. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipituo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaramal pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaramal pa namin.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin.